Isang 19-year-old senior high school student ang natagpuang nakahandusay sa loob mismo ng University of the East campus. So sa may bandang Lucio C. Tan Building at around 6 a.m. So bali ang nakadiscover sa katawan niya is ang isang utility and pinaniniwalaang nahulog siya from the 9th floor. And tinakbo siya agad sa hospital, sa Manila Central University Hospital. And in an attempt na i-revive siya, na in CPR siya, and chinek talaga yung vital signs. So, nung talagang wala na, flatline, dineclare po siya na dead on arrival. Kaya, nakakalungkot yung mga ganitong klaseng balita, especially if it's involved mental health issues. Ang kaso ng estudyante is currently under investigation by the Caloocan Police para i-determine if nagkaroon nga ba ng foul play sa pagkahulog ng senior high school student. Habang chinecheck ng mga otoridad yung kanyang belongings, meron silang nakita na note. At sabi dito, "Ma'am, I left a note under my drawing pad at my desk. It's not your fault. I'm sorry. I'm really sorry, ma'am," sabi niya. So mukhang suicide note ito if ever na-confirmed na walang foul play after the investigation. Naglabas na rin ng official statement ang University of the East. And ang sabi dito, "The entire UE community is in mourning in the wake of this tragic loss of a young life. And we enjoin everyone to pray for his eternal repose." And then, nagbigay din ng paalala ang University of the East sa lahat ng estudyante na mag-seek ng call or mag-visit sila sa Counseling and Career Services Office na located sa ground floor ng SFC building sa UE Manila. For anyone na mayroong concern regarding sa kanilang mental health issues, psychological issues, magaganon, para at least magkaroon ng way para ma-express ang sarili regarding mga concerns na bumabagawag sa isang estudyante. What are the lessons para maiwasan natin ang ganitong pangyayari, especially sa mga ganitong young adults na hindi mo talaga alam ang pwedeng mangyari? So, ang uunahin natin, number one, is kausapin nyo ng kausapin sila. Kasi expressing own opinion, feelings, or any na nasa utak nila helps them to relieve anxiety, level of anxiety, kung ano man yung mga nagiging emotional issues nila, para at least hindi sila magkaroon ng ganun na thinking or hindi umabot sa ganitong thinking na there is an intent to harm self or others. Ang second is etong presence ng mga guidance offices or counseling na office ng isang institution or even private clinics. Kasi kung meron ka talagang problema na parang ang hirap talaga solusyonan, it's important also na mag-seek ka ng professional help. Kasi i-assess ka nila, magkakandak sila ng mental health assessment, psychological na assessment para to determine if meron, may makikita silang problema sa'yo and they will treat immediately para hindi ka aabot sa ganitong situation. Pang third is pressure. Pwede nating sabihin na peer pressure, social pressure, na kung saan dapat ganito ka, dapat ganito yung i-maintain mo. Dapat ganito, mga dapat, na if ever man na hindi mo naabot yung ganitong gusto nila para sa'yo, parang there is a fear na baka i-humiliate ka nila, yung mga ganon. So, ito yung isa sa mga reason kung bakit yung iba nape-pressure, tapos yung iba rin, hindi nila kaya ang ganitong klaseng situation at nagkakaroon talaga ng ganitong eksena. Number four is outing. So, ito yung mga malling, yung kumakain kayo sa mga cafe or restaurant, or gumigimik kayo, or nanonood kayo ng sine. Nakakatulong ito para ma-release yung anxiety, ma-release yung stress, and para to maintain a healthy mental health. Kasi nga, nadadivert yung attention mo sa enjoyment with your friends, family, or relatives. Kaya, okay din, or highly recommended din ang pag-outing paminsan-minsan. At ang panglima is providing therapeutic activities. So, kung nakitaan mo siya ng galing sa arts,
pwede mo siyang enroll sa arts therapy kasi ito yung nagpapakalma sa kanilang isip. So this is a therapeutic way para ma-decrease yung mga stress or problema nila sa buhay. Kung magaling siyang kumanta, i-enroll mo siya sa mga singing lessons, yung mga ganon. Tapos kung gustong-gusto niya mag-drive, i-enroll mo siya sa driving school para at least yung driving is a way for this person to ma-divert yung attention niya. Yung mga ganon. Or sa dance, sa mga ballet, yung mga ganon. Kaya support nyo kung ano yung hilig niya. Kasi aside from providing therapy, nagkakaroon kayo ng opportunity to discover yung talent niya. Or kapag magaling siya sa isang particular sports, then why not support yung hilig niya? Alam nyo ba na ang mental health ay often neglected siya? Kasi ito yung madalas na hindi natin pinapansin for as long as feeling natin okay tayo o okay yung mga kasama natin. One example, meron kang kasama kahapon na super jolly siya and lagi siya yung nagpapatawa and wala kang makita talaga ng bakas na kalungkutan sa kanyang face or ugali. Tapos magugulat ka na lang kinabukasan na makikita mo na lang siya na nasa loob na ng kabaong. Dahil wala ni isa sa inyo ang nakakaalam yung tunay pa lang nasa loob na dinadamdam niya, na tinatago niya. Kaya para sa akin, health is not always wealth. Kasi mental health is also wealth. Ayan. So I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. All I can say is condolence to the family. And may the soul of this high school student rest in peace. So that's it guys. Sana nakarelate din kayo dito. And always stay safe and be positive.